Hi guys, for this video, usapang gasolina tayo, no? So, kung mayroong malapit na Seaoil sa inyo, consider nyo yung paggamit ng PriceLOCQ. Lalo na nung time na umaakyat yung prices ng fuel, umabot ng 80 yung gas and diesel, malaking tulong yung PriceLOCQ kasi nalalock mo yung prices by buying fuel in advance, and then kung kailan mo siya kailangan, doon mo lang siya i-claim. So, nalalockin mo yung prices. And then, magandang alternative din naman ng Seaoil compared sa Big 3, lalo na medyo malayo talaga yung pricing nila, no? So, kung di naman kayo sobrang loyal dun sa Big 3 na brands, consider nyo yung PriceLOCQ. And then, discuss natin today kung paano siya nag-work. So, yung PriceLOCQ, once again, is app ni Seaoil. So, kapag nakagawa kayo ng account sa PriceLOCQ, download nyo lang yung app sa Play Store. Tapos, ito yung usual interface niya, no? So, meron dito yung fuel tank, may summary. So, may apat na types ng gasoline. Si price tank, yung 95 octane, 91, and 97. And then, meron siyang diesel. Since dalawa yung sakyan namin, gamit ng isa is diesel, yung isa naman is gasoline, 95 octane. From time to time, gumagamit ako ng 97 octane kasi yung pressure 1 ng 97 octane is Seaoil is halos kapresyo lang ng 95 octane ng top 3 big brands, no? So, maganda rin yung option. So, isa-isahin natin kung anong laman ng app. So, yung cash in is basically paano lalagyan ng laman yung PriceLOCQ na app mo. So, imagine mo, para siyang digital wallet, para siyang GCash or PayMaya na exclusive pambili ng gas sa Seaoil. So, pwedeng debit card, kung meron kayo, e-wallet, GCash, ganyan. Ito, buy now, pay later, hindi pa siya na-try, pero kung gusto nyo mangutang para pambili ng gas, lalo na kung planan nyo bumili in bulk, pwede naman to. Online bank transfer, then over-the-counter. So, marami rin silang over-the-counter partners kung saan nyo pwedeng lagyan ng laman yung PriceLOCQ ninyo, pero minsan may mga transaction fee. So, ako usually e-wallet yung gamit ko, or bank transfer. Yan yung mga banks na yan. So, yun yung cash in. And then, yung buy fuel. So, the first time na bibili kayo ng fuel, and during account opening ninyo sa PriceLOCQ, tatanungin kung ano yung nearest station sa inyo. So, yung nearest station is yung magiging reference ninyo to start buying fuel. So, don't worry. Itong station na to is nagbabago every time you use the app doon sa mismong gas station. So, for this example, yung reference station ko is Seaoil C5 Ugong, Pasig. So, bagong bukas lang yan. Northbound yan ng C5. Dati, doon ako sa may Pasig Boulevard nagpapakarga. Pero, since may 95 octane doon sa Ugong, Pasig, trinatry ko sila. So, kung saan kayo magpapagas, magbabago tong reference station na to. So, for now, yan yun. Tapos, ito yung prices. So, actually, ito yung price dun sa station na yun. Kaya, nagmamatter yung reference station. So, kunyari, malapit kayo sa Carmona, Cavite, may time na sobrang mura ng mga gas sa Seaoil Carmona, Cavite. So, yung iba, nagpupunta doon, nagpapagas ng konti. And then, bibili sila ng the rest sa PriceLOCQ. Kasi, pag-update yung ano nila doon. Yung reference station. So, it seems today may sale si PriceLOCQ kasi may slash, no? So, yung actual price is yung nasa baba. Pero may sale sila ngayong June. So, may additional 2 pesos less. So, pipiliin nyo dyan. Kunyari, bibili tayo ng 95 octane. Yan. Tapos, yung laman ng PriceLOCQ ko is 8.57. So, makakabili ka kung ilang liters. Peso man or liters. So, gawin natin peso. Let's say, 800 pesos bibili tayo. Ayan. So, mag-reflect naman kung may discount. Continue. Tapos, may lalabas lang na ano dyan, na ano yung pwede mong panggamit na pangbayad, no? So, muna tayo bumili kasi may laman pa yung fuel tank mo. So, ayan. Tapos, itong scan to pay, para lang siyang GCash, no? So, i-scan nyo lang yung QR code pag nandun kayo sa station na yun. So, pag magpaparga kayo, sasabihin nyo lang PriceLOCQ, tapos kakargahan na,
Tapos, dadalhin nila yung QR code kung ano man yung pinakarga nyo. 95, 97, etc. So, pag nag-scan to pay, may choice din kayo kung ang gagamitin nyo is yung fuel balance na binili ninyo or yung lock pay balance, meaning yung cash balance ninyo. So, kung bibili ka, pakarga ka, mababawas yun dito sa laman ng fuel tank mo. Kanya, ipakarga ka diesel. So, pwede rin redeem fuel, ganun din. I-scan mo din. Tapos, yan. Tapos, mababawas na yun sa ano ninyo. Yung mga vouchers, from time to time, meron yan. Yung iba, hindi ko na siya masyado nagagamit. Like, car care, toll payment, etc. So, meron din ditong price product conversion. Kunyari, hindi nyo na ginagamit yung hindi nyo nagagamitin yung diesel, pwede nyo siyang i-convert. Ay, sorry, gas lang pala yung pwede i-convert. Yan. So, yung liters to liters nyo, pwede. Yan. Kunyari, hindi nyo kayo gagamit ng 97 octane. Yan. So, pwede siya i-convert. Depende dun sa prevailing price. So, ano pa ba? Yung history, dito, yan, yung mga may savings, yung mga na-avail kang discount. So, dyan mo makikita. Yan. So, anong ang advantage ni PriceLOCQ? As mentioned, di ba every Tuesday, malalaman mo na, every Tuesday, nag-adjust ng prices yung gas stations. And more or less, sa weekend news pa lang, alam mo na. So, kung alam mong tataas yung presyo ng diesel, let's say, by Tuesday next week, 3 pesos daw, and then you have extra cash, pwede ka nang bumili ng diesel at lower prices today. So, yun yung advantage niya. Tapos, ipiprepay mo siya dito, tapos kung kailan mo siya kailangan gamitin, tsaka mo siya gagamitin. So, mababawas na lang siya dito. So, para kang nag-hedge against future price increases by buying now, and then using it later. So, yun yung advantage ng PriceLOCQ. Ngayon, sabi naman iba, paano kung pababa yung presyo? So, nandun din yung ano nun, na use it wisely, na hindi ka dapat mag-imbak ng sobrang dami kasi baka naman nag-all-in ka. Para lang yung stocks eh, nag-all-in ka pero pababa pala yung price. So, dapat yung bibilin mo is more or less yung makukonsume mo lang din in the near future. No? Kung pababa yung presyo, eh di huwag mong gamitin. Yung price lock mo, bumili ka ng actual. O kaya naman, use yung lock pay balance. Kasi yung lock pay balance or yung cash balance ng app mo, hindi naman siya naka-predetermine kung anong fuel variant yung gagamitin mo. So, kung mababa yung presyo this week, pwedeng cash yung gamitin yung pamili. So, yun. So, I've been using this PriceLOCQ for almost more than 1 year na actually. And then, kakakonnect ko lang kasi nung Seaoil VIP points ko. Kaya, ngayon pa lang siya nag-earn ng points. Sayang nga eh. So yan, may mga promos din sila. Ganyan, minsan specific sa store. Minsan naman all stores or all branches nationwide. Yun. So sana nakatulong itong video natin on PriceLOCQ. So consider nyo rin yan para sa inyong fuel needs. Thank you for watching!